Alright guys, ito po muli si Tok Tok Rider Eye. So sa video na to, i-share ko yung mga tips o mga dapat isalang-alang ng isang driver pag nasa biyahe. So dapat aware ang mga driver, ikaw ay isang baguhan pa lang na driver. So aware ka dapat sa mga signs o sa mga signal sa kalsada pag nasa biyahe ka na. Okay? Kagaya nitong araw na to guys, pag makita mo to sa daan o kalsada, ibig sabihin yan, malapit na yung intersection o stoplight. So may guhit na siya para alam mo kung saan ka pipisto kung padiretso yung takbo mo at hindi ka liliko. Okay, so dyan pa lang, makita mo yung araw, dyan ka banda pipisto ang yung sasakyan kung diretso ka o lalagpas ka ng intersection at hindi ka liliko. Okay, so yan ang tinitingnan ng mga driver para alam nila kung saan sila pumipisto. At ito namang pakaliwa na araw na yan. So dyan ka pipisto, dyan pumipisto ang driver pagka pakaliwa sila sa pagdating dyan sa intersection sa unahan o sa stoplight. So dyan nila malalaman na dyan sila pipisto pagka gusto nilang kumaliwa doon sa stoplight o dyan sa intersection. Kaya hindi ka pwede dito sa bandang kanan sa may araw na padiretso kasi mahirapan ka na mag-change lane sa unahan kasi lalapat maraming sasakyan na katabi mo. So ito naman guys, karamihan sa stoplight, merong ganyan na yellow box, kumbaga hindi ka pwedeng huminto dyan sa gitna, huhulihin ka ng enforcer nyan kasi intersection yan, hindi mo pwedeng harangan yan. Okay, so dapat pagkatingin mo ng stoplight na alanganin na ang oras na tatawid ka, so huwag ka nang mag beating the red light. So alerto ka dapat sa stoplight, sa ilaw ng stoplight, kumbaga hindi ka pwedeng mabitin sa pagtakbo mo, mahinto ka dyan sa gitna. So bawal ang sasakyan na huminto dyan sa loob ng yellow box na yan, yung guhit na dilaw na yan. So kailangan makalagpas ka dyan sa yellow box na yan, o di naman kaya huminto ka bago umabot dyan sa yellow box na yan. At pag ganito naman yung pedestrian lane, so mag-mineral lang tayo pagka mapadaan tayo dyan sa daanan ng tao. Kasi priority pa rin ang pag may gustong tumawid na tao. So mag-mineral lang tayo kasi expect na natin yan ng mga driver na merong tatawid dyan kasi daanan nga yan ng mga tao. So mineral lang tayo pag nandyan na tayo sa malapit dyan. At syempre pag may tatawid na tao, syempre ihinto tayo para makatawid yung mga gustong tumawid. At pag ganyan naman guys, ayan yung close van na yan na truck. So nagsisignal siya. So pag nakita natin na ganyan, nakasignal siya ng right signal, so ibig sabihin kakanan siya dyan, mag change lane siya, kumbaga mag over uunahan ka niya, sisingitan ka niya. So pag nakita natin ganyan, mag minor tayo kasi pwede din namang mauna tayo dyan o pwede mo ring paunahin siya. Depende pa rin yan sa driver kung paunahin mo yan, pasingitin mo, o pwede kang mauna sa kanya. Kaya mas maganda mag minor ka para matansya mo kung mauna siya o ikaw ang mauna para hindi kayo magbanggaan. Mas maganda guys kung mag busina ka, businahan mo siya para alam niya na mauna ka, o di naman kaya mag flasher ka o mag pass light ka, pindutin mo yung ilaw para mapansin ka niya sa side mirror. At dapat pag nasa biyahe tayo guys, huwag mainitin ang ulo natin ha. Kumbaga pag binusinahan ka ng ibang sasakyan, huwag kang magalit kasi normal lang yan. Meron talagang hindi natin maiwasan ng mga ganyan kasi minsan yung iba nagmamadali ganyan, biglang singit. So
pagbigyan na lang natin kasi bigayan lang talaga sa kalsada. So pagka ganito naman guys na truck ang dala natin at mabigat ang karga natin, so dito talaga tayo dapat pumisto sa kanan. So dito tayo sa kanan kasi yung mga gustong mag-overtake makakadaan dito sa bandang kaliwang part ng lane, kumbaga itong second lane. Ayan, yung mga gusto mag-overtake, yung mga kotse, o kumbaga yan yung pass lane kasi dalawang lane kasi yan. So dito lang tayo sa bandang kanan para kung sino yung gustong nagmamadali o gustong mag-overtake, makaka-overtake sila. Okay, parang sa ano lang yan guys, sa expressway. Kung napapansin nyo sa expressway pag magpapadaan kayo, mababasa nyo sa mga signboard na kumbaga reminders, paalala na may nakasulat na ang mabagal na sasakyan manatili sa kanan. So ganoon naman ang nababasa natin sa expressway, di ba? So ganoon din tayo kahit sa mga dito sa mga national highways, kanan pa rin tayo, tabi tayo dadaan pagka medyo mabagal yung takbo natin, pagka mabigat ang karga natin, hindi tayo makapagtakbo ng mabilis-bilis. At pag ganyan naman guys na may mga nagbabike sa gilid ng daan, lumayo tayo dyan, kumbaga dumistansya tayo kasi para maiwasan lang natin na yung mga tendency na pwede silang madulas dyan sa mouth balance yung mga bike o matumba, para siguradong hindi tumama sa ating sasakyan. Kaya lumayo-layo lang tayo, huwag tayong dumikit sa mga bike, kumbaga distance lang tayo talaga. Okay? At pag ganito naman kaluwag ang kalsada guys, pwede ka namang dito pumisto sa second lane, itong nasa gitna. So tatlo kasi yan, pwede kang dumaan dyan sa gitna kasi meron pa namang madadaanan yung gustong mag-overtake dito sa pangatlong lane. Kasi dito kasi kadalasan din sa first lane yan, dyan din namusot yung mga motor, o meron din talagang mas mabagal pa na sasakyan kaysa takbo mo. So pwede kang mag-overtake din sa kanila. O di naman kaya yung iba, huminto, yung mga jeep, pumipick up yung mga pasero. So pwede kang mag-overtake, kaya pwede kang dumaan dito sa pangalawang lane, dito sa gitna na to. Okay? Ito na naman yung signs or markings sa kalsada guys. So ibig sabihin yan, pag dyan ka pumisto, yung araw na yan, pwede kang dumiretso, pwede kang tumawid ng intersection o stoplight, padiretso ang takbo mo. Pwede ka rin kumanan dyan kasi ayan yung araw na yan, pakanan. So pwede ka rin kumanan pag dyan ka nakapisto, kakanan ka dyan sa intersection o sa kanto ng stoplight. Okay? At pag ganito naman guys na tatawid ka ng intersection o stoplight, kasi minsan yung mga stoplight hindi gumagana, kaya bigayan na lang yan, kung sino na lang yung mauna, yun ang unang tatawid. Kumbaga, first to stop, first to go lang yan. Halimbawa, ayan, patawid ka na pero merong tumatawid sa kabila, may papasok. So nagpa-flasher siya, kung napansin nyo, nag-iilaw yung kotse. So ibig sabihin nun, pag nag-flasher siya, nag-pass light siya, kumbaga, yun yung tinatawag na pass light, pinipitik lang yan sa gilid ng manibila. Yung switch ng ilaw dun, yung parang naka-usli dun sa gilid, pinipitik lang yan ng daliri. Kaya nagpa-pass light siya, umiilaw siya. So yun yung signal na tatawid siya, siya yung mauna. Kaya yun ang ginagawa ng mga driver pagka gusto nilang maunang tumawid, nag-iilaw sila. Yun yung pass light. Okay, so pag napansin mo yan na ganyan ang iilawan ka na, so ibig sabihin, alam mo na mauna siya. At yung driver naman, expected din niya na mauna siyang tatawid. At hihinto ka na lang para hindi kayo mag-uunahan, hindi kayo magbanggaan. At ganyan din ang gagawin mo guys pagka ikaw naman yung nauna dyan, nauna kang huminto, tapos karating lang ng ibang sasakyan sa kabila, yung kasalubong. So, pwede ka rin mag-pass light. Okay? Pwede kang mag-flasher, ilawan mo rin para mauna ka rin tumawid. At alam din ng tatawid sa kabila na ikaw yung nauna. Okay?
Kasi ang stoplight kasi dyan, hindi siya gumagana, kaya bigaya na lang yan. First to stop, first to go lang yung policy dyan. Kagaya nun guys, binubusinahan tayo ng malakas. Huwag tayong magpanik. Huwag tayong magalit kasi normal lang yan. May mga driver talaga na ganyan na malakas mang busina. Kumbaga relax lang tayo. Cool lang tayo dapat pag nasa biyahe tayo. Kasi normal lang yung mga ganyan na may mga driver na malakas talaga magbusina. Ito naman guys, stoplight ulit to dito. So, nandito tayo sa bandang kanan. Ayan, yung napapansin nyo, itong arrow na to. So, padiretso yan. Kaya dito ka papisto talaga kung didiretso ka. Kasi kung napapansin nyo, itong katabi natin, itong mga sasakyan, mga kotse. Yung katabi natin dito sa bandang kaliwa, kakaliwa yan sila. Eh, siguro yung stoplight, yung ilaw sa stoplight, yung pakaliwa, naka-red pa yan, nakapula. Kaya stop mo na sila. Saka sila aabante, kakaliwa sila, liliko pa kaliwa pagka nag-green na yun. So dito sa ating part, sa linya natin na to, itong arrow, naka-green yan, naka-go yan, kaya diretso ang takbo natin. Okay? Ito po yung ilan sa mga markings, mga signals, mga signs sa kalsada na dapat aware ang driver at dapat isalang-alang ng isang driver habang bumibiyahe ka sa kahit anong daan kung meron kang sasakyan, kahit anong kalsada kung nasa biyahe ka na. Okay? So, kung meron kang gusto pang itanong guys, pwede ka namang mag-comment sa comment section ng video na to. At yung ilan ko pang mga video na mga tutorial videos ko, ay ilagay ko na lang sa description ng video na to at pwede nyo rin panoorin. At marami pa tayong i-discuss na mga related sa mga driving tutorial. Sana malaking tulong tong mga driving tips o mga driving lesson na sinishare ko sa inyo at tinuturo ko sa inyo, lalo na sa mga baguhang mga driver o yung mga gustong matutong mag-drive. So marami pa akong i-discuss at i-share sa inyo ng mga driving tips, mga driving ideas, at gagawa pa ako ng mga video at i-upload sa ating channel tungkol sa pagmamaneho o pagda-drive. Baka naman po pwede kang mag-like sa video na to at mag-subscribe ka na rin at i-hit ang notification bell para updated tayo sa next video tutorial ko pa, driving tips and ideas na i-share ko at i-upload ko sa ating channel. Pwede ka rin magpa-shoutout, mag-comment lang sa comment section ng video na to para sa next video ko, i-shoutout kita. Maraming salamat sa panonood. God bless to all. Once again, this is Tok Tok Rider Eye. See you in my next vlog. Thank you.